Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, bali ang ituturo ko sa inyo kung paano i-connect uli ang na-disconnect nating internet o wifi. So, bali last year naputulan kami. So, pinag-isipan ko kung paano siya may i-connect uli. Alam po, wala po siyang signal. Kulay pula. Wala pong signal. Kulay pula po siya. And, tingnan niyo po ang aking computer. Wala po siyang signal. Ayan. So, bali, tuturo ko sa iyo kung paraan, kung paano, hindi po tayo mag-hack ng wifi ng kapitbahay. So, just keep on watching. So, bali, ang paraan, itong gagawin ko, papatayin ko muna ang modem. So ayan guys, tatanggalin ko muna yung power and pati yung ating LAN cable, tatanggalin ko muna siya. And ito guys, itong yan, open ko muna. Tatanggalin ko yung dati niyang SIM card. Dahil disconnected na po yan, tatanggalin natin. Papalitan ko siya ng bago. Kunin ko yung aking tablet. Yan. So, tatanggalin ko yung SIM card. Yan. Tanggalin ko muna siya. Napakadali lang po ng paraan. Ayan, tanggalin ko muna yung aking SIM card. Ayan. Bali, wala ng SIM card yung aking tablet. So, nano SIM siya. So, ibabalik ko yung dati niyang lalagyanan. Ayan. Babalik ko lang siya sa dati para maging not dati niyang SIM, malaki. Balik ko lang siya. Saka natin siya ikakabit. Ayusin niyo lang po ang pagkabit. Yan. Nano SIM ang gamitin niyo, ayusin niyo lang po ang pagkabit. Yan. Kakabit natin sa kanyang SIM card slot. May SIM card kasi yan. Ayan guys, nakabit ko na yung SIM card. Ayan. Bale, sunod. Kabit natin yung takip. Tatabit ko yung takip. Tatakpan ko yung SIM card. Ayan. Then, ikakabit ko yung kanyang adapter, yung power. Ayan, kabit natin yung power. Kabit ko. Yung sumunod, yung kanyang LAN cable. Connection ng aking computer. Ayan. Kabit ko lang. So, nakakabit na siya, guys. Isa. Kabit yung kanyang plug, sasaksak ko na para magkaroon ng power. So ayan guys, may power na siya. Hintayin po natin. So ayan, balik ulit pula po. Hintayin lang po natin siyang matapos. So, ayan guys, naging kulay green na po siya. Ayan, ibig sabihin meron na po tayong signal. Ayan, may signal na po yung ating wifi. So, bali, meron na siyang signal.
Kulay green na. Kasi kanina kulay pula yan. Nakikita nyo. Pero wala pa tayong internet. So, bali. Itatype natin. Magtatype tayo. Itatype natin yung kanyang IP address. Ito natin malalaman kung connected na ang ating computer. So, paano natin malalaman ang ating IP address? So, nasa likod po yan ang ating modem. Wi-Fi modem. Nandun po yung kanyang IP address. Makikita nyo po yan dyan sa likod. So, focus ko lang yung camera. Yan. Then, i-type natin yung ating number, yung IP address natin. I-type po natin dyan. Itay lang po tayo ng konti. So, ayan. Lumabas na guys yung ating IP address. So, nakikita nyo dyan kung connected na po yan. Bibilugan ko po. Ayan. So, bali, connected na po ang aking computer. Ayan, nakakonnect na po siya. Ibig sabihin, may signal na po siya. Ayan. So, bali guys, pipindutin ko lang. Magla-login na tayo guys. Paano tayo makapag-login? So, naliks na sa likod po uli ng ating modem yan. Itatype po natin yung user. Naandun po, pati yung password naandoon. Kasi magla-login tayo, bali mo, nakalimutan na natin yung dati nating password sa ating wifi. Ayan. Click nyo lang po yung user, then yung password na nasa likod ng inyong modem. So, click na po natin yung login. So, nakapag-login na po tayo. Ayan, nakapag-login na po tayo. Ayan, then i-click po natin yung wifi settings. Click po natin yan. Yun. Yan. Makikita po natin yung ating password. Yung dati po nating password. Yan. I-check. I-click nyo lang po yung si password. Yan. Makikita nyo dyan si password ng inyong wifi para makakonek ang inyong mga cellphone. Yan. Guys. So, bali, matagal na. Baka hindi na natin natatandaan yung ating dating password. Yan. Yan po para makakunik ang ating mga cellphone o tablet. Ay, kita po natin dyan yung ating password. Dati nating password. So, ayan guys. Home natin. I-home ko lang. Then, ilalag out ko na guys. Yan, log out. So, bali dito guys. Makikita natin kung ilan ang nakakonek sa atin. So, bali, isa pa lang nakakonek, yung aking computer pa lang. So, ayan guys. Isa pa lang siya. So, papakita ko sa inyo paano nyo malalaman kung ilan ang nakakonek. So, i-connect ko yung aking tablet, guys. So, isa bali, yan pa lang po. Isa pa lang, ayan. 1 pa lang po sa yung LAN. Ibig sabihin ng local area network. Ayan po yung aking computer. So, susubukan kong buksan ang aking tablet para makakonek siya. Kukonek ko na sa wifi. So, ayan. Makikita nyo sa video. Kinukonek ko na yung aking tablet sa wifi. Malalaman nyo kung kukonek ba siya sa ating wifi. So, yan, naglo-loading siya. So, ayan po, connected na po siya. So, ayan po, connected na po ang aking tablet. So, bali, dalawa na po ang nakakonek. Yan. Yun. Yan po yung WLAN. Ayan po ang wireless area network. Yan po ang kinunik kong tablet. So, sana nasundan nyo ang aking video. Kung hindi nyo naman nasundan, eh, pwede nyo po siyang ulit-ulitin. Para malaman nyo. Ayan po. Ibaba ko lang po siya. So, yun guys. Sana po may nakuha kayong ideas sa aking ibinahagi.
So, kung paano i-connect ulit ang ating wifi o internet na na-disconnect na siya. So, bali ang pinakita ko po sa inyo ay sa computer. So, kung maglalagin po kayo, pwede nyo rin pong gamitin ng tablet o laptop. So, bali, same procedure lang po yun. Ayun. Salamat.